Isang lalaki ang tumira ng 18 taon sa airport. Ating alamin ang istorya ng lalaking iyon at paano siya nabuhay ng 18 taon sa loob ng airport. Make sure na tatapusin mo ang video na ito na magbibigay sa inyo ng kaalaman. Dahil sabi nga sa kasabihan, hindi masama ang maging walang alam. Basta bukas ang iyong isip, matuto ng mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Bago natin simulan ang pagtatalakay na ito, make sure na nakasubscribe ka na sa ating channel with all notification bell para lagi kang updated sa mga future videos ko. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na bang dumaan sa Terminal 1 ng Charles de Gaulle International Airport noong August 26, 1998? Hanggang July 2006. May napansin ka bang lalaki doon na dala ang kanyang maleta? Kilalanin natin siya. Ipinanganak si Mehran Karimi Naysere, kilala bilang Sir Alfred Merhan, noong 1946 sa Anglo-Persian Oil Company sa Masjid Suleiman sa bansang Iran. Ang kanyang ama ay isang doktor sa bansang iyon at ang nanay naman niya ay isang nurse sa bansang Scotland. Si Mehran naman ay tumungo sa United Kingdom noong September 1973 para ipagpatuloy ang kanyang 3-year course sa Yugoslav Studies sa University of Bradford. Bilang isang mag-aaral, naiulat na nakilahok siya sa mga protesta laban kay Shah Reza Pahlavi, ang last Shah ng Iran. Noong 1977, sinabi ni Naysere na siya ay nabilanggo at pagkatapos ay ipinatapon dahil palatuntunan ng anti-government sa bansang United Kingdom dahil sa pagprotesta niya laban kay Shah na ito ang hari sa bansang Iran sa taong iyon. Pagkatapos ng mahabang labanan na kinasasangkutan ng mga aplikasyon sa ilang mga bansa, ay iginawad sa katayuan ng refuge ng United Nations High Commissioner para sa mga refuge sa Belgium. Ito ang di umunay pinahihintulutan ang paninirahan sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Gayunpaman, ang pag-angkin na ito ay pinagtatalunan at sinisiyasat ng pamahalaan ng bansang Iran na nagpapakita na si Naysere ay hindi pinatalsik mula sa Iran. Noong 1986, nagpa siyang manirahan si Naysere sa bansang United Kingdom, ngunit pagkalipas ng 2 taon na paninirahan ni Naysere sa United Kingdom, bigla niyang hinanap ang kanyang mga papeles sa kanyang maleta ngunit nawala ito. Sabi niya sa kanyang isip na baka ninakaw ang kanyang mga papeles. Ngunit ang iba ay nagpapahiwatig na si Naysere ay talagang nagpadala ng kanyang dokumento sa Brussels habang sakay ng isang ferry sa Britain. At ang sabi ni Naysere na ninakaw sa isang tren sa Paris, kaya pagdating niya sa Heathrow Airport ng London, ipinadala siya ng passport control sa France. Dahil doon ay tinatangkang nagsisinungaling lang ito tungkol sa ninakaw ang kanyang mga papeles. Sa kabila ng pag-aalala niya, sumakay siya sa eroplano papuntang London, ngunit agad itong bumalik sa France nang kahit wala siyang dala o ipinakita na pasaporte sa mga opisyal ng immigration ng British. Siya ay una na naaresto ng France dahil dito, ngunit pagkatapos ay pinakawalan habang ang kanyang pagpasok sa paliparan ay legal at wala siyang bansang pinagmulan na ibabalik. Kaya nagsimula ang kanyang paninirahan sa Terminal 1. Noong 1992, kinuha ng abogado ng mga karapatang pantao ng bansang France na si Christian Bourget upang ibasura ang kanyang kaso. Si Naysere ay pinasyahan ng isang korte ng France
nang pumasok sa bansa ng legal. Hindi siya maaaring palayasin mula sa paliparan, ngunit hindi ito bibigyan ng pahintulot na makapasok sa France. Noong 1995, binigyan ng pahintulot ng mga otoridad sa Belgium na maglakbay siya sa bansang iyon. Ngunit kung pumayag lamang siyang manirahan doon sa pamamagitan ng isang social worker na nagtatrabaho doon, ngunit itinanggi ito ni Nayseri. Sa mga kadahilan ng gusto niyang maging legal ang kanyang mga papeles sa mga bansa na pupuntahan niya, at dahil na rin sa pagtatangka na gawin upang magkaroon ng mga bagong dokumento na inisyo mula sa Belgium. Ngunit gagawin lamang ito ng mga otoridad kung si Nayseri ay ipinakita ang kanyang sarili. Ang France at Belgium ay parehong nag-alok sa paninirahan ni Nayseri sa mga bansang nabanggit. Ngunit tumanggi si Nayseri na pirmahan ang mga papeles habang inilista nila siya bilang isang Iranian dahil sa nais niya itong maging British, at hindi ipinakita ang kanyang ginustong pangalan, Sir Alfred Meran. Ang kanyang pagtanggi na pirmahan ang mga dokumento ay higit sa pagkabigo ng kanyang abogado, si Borget. Nang makontak ang tungkol sa sitwasyon ni Nayseri, sinabi ng kanyang pamilya na naniniwala sila na kaya niyang mabuhay sa kung ano ang gusto niya. Noong 2003, ang kumpanya ng production ng DreamWorks ni Spielberg ay nagbayad ng $250,000 kay Nayseri para sa mga karapatan sa kanyang kwento. Ngunit sa huli ay hindi ginamit ang kanyang kwento sa kasunod na pelikula, ang The Terminal. 2006, ang pamamalagi ni Nayseri sa paliparan ay natapos nang maospital siya. Sa pagtatapos ng Enero 2007 ay umalis siya sa ospital at pinangalagaan ng sangay ng paliparan ng France Red Cross. Siya ay namalagi ng ilang linggo sa isang hotel na malapit sa paliparan. Noong March 6, 2007, siya ay inilipat sa isang Emmaus Charity Reception Center sa 20th floor ng Paris. Mula noong 2008, siya ay patuloy naninirahan sa isang kanlungan ng Paris. Noong July 2006, natapos ang 18 years na pamamalagi ni Nayseri sa airport ng Terminal 1 sa Charles de Gaulle Airport. Si Nayseri ay mayroong maleta sa kanyang tabi at ginugol ang kanyang oras sa pagbabasa, pagsusulat sa kanyang talaarawan o pag-aaral sa economics. Tumanggap siya ng pagkain at pahayagan mula sa mga empleyado ng paliparan, mga pagbisita mula sa mga mamamahayag na sabik na marinig ang kanyang kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan ka sa ating itinalakay. Kung may hindi pa ako nababanggit sa kwento, ay huwag mahihiyang mag-comment sa baba ng video na ito para sa part 2 ng ating pagtatalakay. Kung gusto nyong magpa-shoutout, mag-comment din kayo sa baba ng video na ito para sa susunod na mga video ay kasama kayo sa mga makikita sa screen. Salamat!